Magandang hapon guys, nagigising ko lang. So ngayon guys, pag-uusapan natin anong masasabi niyo guys na kasi sinabi ni President Rodrigo Duterte hanggat wala pang vaccine, wala mo nang pasok o wala mo nang klase. So sa palagay niyo guys, anong masasabi niyo? Kasi kung ako guys, opinion ko, agree ako doon sa sinasabi ni President Duterte na hanggat wala pang vaccine o bakuna, wala mo nang klase. Kasi ang iniisip ni President Duterte guys, yung kapakanan ng mga bata, kasi yun niya, delikado. So kapag mag-start na yung klase at wala pa talagang vaccine o tamang bakuna para sa pandemic ng COVID-19, napaka-risky ng kapakanan ng mga bata. So agree ako doon guys sa sinabi ni President Duterte. So meron akong mga nakita na mga comment doon sa mga isyu. Actually guys, iba-iba yung mga opinion at reaction natin. So babasahin ko yung reaction sa isa sa mga nag-comment doon sa isang page, sa Facebook page. So ito yung sinabi ni Jerome Baxing. So ito yung naging ano niya guys, opinion niya. Nasa ating magulang yan, dahil tayo ang unang guro para kubugin ang ating mga anak. So ito yung naging opinion niya. Sang-ayon akong huwag muna hanggang walang malinaw at ligtas. At ligtas ang ating mga anak, dahil ang kaalaman pwede matutunan sa loob ng bahay. Pero ang buhay ay isa lang. At isa lang yan na bigay ng may kapal. Kaya dapat natin ingatan at palagan. So yung comments niya guys, so ibig sabihin sang-ayon siya sa sinabi ni President Duterte na yun nga, huwag mo nang mag-start ng klase o pasukan hanggat wala pa talagang tamang gamot or kailangan talaga i-require na mag-vaccine ang mga bata bago mag-start ng pasukan. So maraming salamat po, Jerome Bagsik. And then pangalawa, meron din nag-comment si Guy Abias. So ang sabi niya, oo, sa mga nursery, kinder, sa mga pre at elementary lang, kasi hindi nila masyadong unawa ang pagiging delikado ng COVID-19. So kaya prone sila sa mahawa. So ang high school at college student at least makapag-ingat sila dahil sa sapat na pag-isip na isip nila. So basta mandatory lang ang face mask at saka distancing ng alcohol at machine. So ito yung naging ano niya. So may punto din tong sinabi ni Guy Abias na para sa mga nursery at saka kinder at saka prep, hindi lang masyadong maintindihan ang COVID-19 at hindi lang ma-i-apply ang tamang social distancing. So alam naman natin ang mga kabataan guys, pag once pasukan, sama-sama guys, so nahirapan. So kung sa sinabi niyang sa high school at saka sa college, maaaring may apply, basta mandatory lang na gumamit lang ng face mask at saka distancing. Siyempre kailangan ng alcohol washing. So maaaring pwedeng mag-start ang pasukan, maaaring may apply sa mga college, high school at saka sa high school at saka college. So at ang pangatlong comment guys ay ito si Sandro Napagal. So ang sabi ni Sandro Napagal, life is more precious than education. So education can read and it takes different processes to learn even at home. A home that is sick.
situation, not like once it lost, does not take different processes to take back. Even a single knowledge from situations wherein so help Chris more than anything else. So thank you Sir Sandro Napagal sa maganda mong explanation. Sabi ko nga, ang education hindi man lang matutunan sa school. So maaring pwede mong matutunan kasi meron naman tayong mga magulang o kapatid na maaring magtuturo. So pwede kayong tuturuan sa bahay lang muna kasi alam nga natin itong pandemic is napakadelikado. So nag-agree din siya na ang pasukan ay pwedeng ipagliban muna maaaring next year. So agree sa doon sa sinabi ni President Duterte. So meron pa isa guys, si Isin Aydang Nuno Mam. So ito yung sinabi na big yes. Tandaan nyo na kapag big yes, tandaan nyo ang pag-aral pwede pang maganap next year. So agree din siya na maaaring ang klase pwedeng next year. So at makapag-aral ka kahit nasa bahay lang. At marami pang para pa tayong matuto. So, pero ang buhay, isa lang yan. Kaya dapat natin alagaan hanggat may buhay, may pag-asa. So, sabi ko nga, sasangayon sila na ipagliban mo na ang pasukan by next month. So, pwede naman daw next year. Kasi yun nga, nakakalikado yung pandemic ng COVID-19. So, kailangan muna natin ng tamang gamot na maaring maging safety para sa kapakanan ng mga kabataan o sa mga estudyante. Kasi huwag na natin silang hayaan na mag-agree tayo na, mag-disagree tayo doon sa sinabi ni President Duterte para lang ipopush natin na papasukin natin yung mga kanya-kanya natin yung mga bata dahil yun nga pasukan na pero dahil dito sa isyong pandemic, maaaring ipagliban muna kasi napakadelikado para sa mga kabataan. So kayo guys, kung kayo ang tatanungin, may kanya-kanya tayong opinion. So sa palagay nyo, tama ba ang sinabi ni President Duterte na wala mo nang pasukan hanggang wala pang tamang vaksin o gamot na maaaring maging precaution para sa kapakanan ng mga kabataan kasi inisip ka. Yeah, kasi alam natin guys na ang kabataan ay isang pag-asa ng ating bayan. So kailangan natin safety first. Kailangan natin i-apply sa mga kabataan natin na huwag natin ipahamak ang mga kabataan na papasok sila na walang sakto o sapat na vaccine o bakuna. Kasi mas maganda talaga na meron ng tamang gamot o may panlaban ng mga bata bago sila papasok. Kasi sa mga komento na nabanggit ko doon sa apat, kasi napaka-risky kung pipilitin natin silang mag-start sila ng pasok by next month at walang sapat na bakuna. So alam natin na ang mga kabataan minsan hindi sila masyadong aware sa ganitong pandemic, lalo na sa mga pre-nursery at saka sa elementary, even high school o kahit na sa college. Kasi minsan hindi nila may-apply yung social distancing at kung mayroong isa sa kanila na mayroong nahawaan o mayroong maging positive, sumaring ito'y maging kakalat at dadami ang number of cases sa ganitong virus. So yun lang guys, at sana may matutunan kayo. At kung meron kayong magandang comment at opinion, amarin yung sishare sa video ito. And then please don't forget to subscribe my channel. So yun lang guys, and it's everyone, and God bless. Thank you for watching. So do have missing adventure lang, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye bye.